Nakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong TL kini-kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karo normal na gid siya. Minor lang gid ko, ug tanon, soft drinks. Tapos kaning garlic plus, usa gid ni sa nakatabang sa ako ah. Dati, vitamin C, ug katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning garlic plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Bao, sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa garlic plus. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7 Oros mga katinig, alas 6:04 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome na itong programa ng Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Martes na 24 sa bulan na sa Agosto 2021. Kumusta mga katinig, bye-bye ning hisgutan nato sa kanatibukan ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Dagang kayo nga mga panghitabo nga kinahanglan nato nga masayran og mahatod kaninyo, no? Pipila lang sa mga insidente mga katinig. Ang kining nahitabong insidente kagahapon sa may parte sa may barangay Basang sa Arakan na Cotabato kung diin usa ka motorsiklo ang nahulog mga katinig sa usa ka hanging bridge kung diin ang naasoy nga mga biktima ni sakay sa motorsiklo o niya ni tabok ha pinaagi dito sa hanging bridge sa may sabang hanging bridge no unya oy bulok masiguro tong kining unsa tawag nini ang katong mga kahoy hinungdan nilagapak pa dong sa ilawom sa may dapit sa sapa ang mga duha ka biktima unya na to taon-taon itong siren sa Pikit Cotabato adunay development sa nahitabong ay stripping incident itong nilabay nga gabi kung diin usa ka task force ang gi-create kagahapon nagpatawag og kining patawag og kining safety measures meeting no si Pikit Mayor Sumulong Sultan uban niya na ang local PNP ang atong provincial PNP ingon man ang pamunuan sa 90th Infantry Battalion Philippine Army. Gawas ni ana do na pay laing mga hisgutanan mga katinig gipasakaan og 12 counts sa falsification of public documents ang usa ka na nag-iya ka masad sa parlor diri sa Dakbayan human nga sumala pa iyang gipeke og gitampered katong medical certificate no or medical clearance no sa iyang mga empleyado para mabakunahan lamang kini ha batok sa COVID-19. Malay nakalisod diha mga katinig no kay gusto lagi mabakunahan ha para mabatukan kining virus apan ang problema ni ini na meke man hinuon. So dakong kaso ang kaatubangon ni ini. Sapi ka sa bahin usab kining hisgutanan sa pagpirma sa mga job orders no. Tali kang Governor Nancy Katamco ga Vice Governor Emilio Taliño Mendoza kinsabay ang ayan nga mupirma no sa mga job order o mga contract of service ng mga empleyado sa provincial government. Kanang hisgutan gitaral na sa Regional Trial Court Branch 23.
unya na mga katinig. Ado na kita maayong balita kay kinamduman bitaw sa nilabay nga mga bulan. Problema man gud nato mga katinig kining supply sa tubig tungod sa nitabong tayog. Unya karon nagipaspasan sa MKWD ang pagpatuman sa mga proyekto ilawom dito sa loan no sa local authority local water utilities administration kun LOA. Mm-hmm. So adunay mga proyekto karon nga gipatuman na og maswayo nga atong siren kay kagahapon pod tungod sa dili maayong ulan. Uy, nakasinati po dog high turbidity level no sa Saging Headwaters ang MKWD. Oo, di particular sa may barangay Perez. Nasa linya sa atong komunikasyon atong makahinabi karong buntaga mga katinig ang atoang Assistant General Manager sa MKWD. Lisod man kayo mo istorya, nakasampung ang baba. Si Engineer Sandy Alquesa. Sir, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Good morning sa atong listeners sa atoang sa Joy FM, no? Sa programa ni mo na Tinig ng Bayan. May buntag sa tanan. May buntag, Sir. Una, any update, Sir, dito sa naitabong high turbidity level sa Saging headwaters ninyo? Particular sa may barangay Perez, kumusta ang supply sa tubig karon? Oo, kagahapon, hantod actually mga alas dos kaganinang buntag. Mm-hmm. No, nag shut off ta sa ato ang upat ka linya sa Lapaan. Kaya medyo kusog-kusog yun ang ulan kagabi, no? Start gahapon sa hapon. So far sa karon recovered naman siya kay at around 2 o'clock nagamit naman ta sa ato ang planta. Mm-hmm. So ang kwan lang ato lang gina anticipate karon nga mag full operation ng ato ang clarifier, no? Nag-attempt may dry run kagabi. So according to the kwan, to the manufacturer ani, is napigit ay mga several adjustments. So hopefully ang atong clarifier will be operational for the next 60 days, no? So mao na siya ang development nato as far as kanang treatment facility nato, Sir Loy, no? Mm-hmm. And ang among gina-anticipate today is since mga nagamit naman ang planta, recovered na ta by for the next 2 hours all throughout sa itong system. Mm-hmm. So regarding po sa Quantor Loy, sa projects, no, nalipay po kami nga inform na tulos ato ang mga reservoirs, no, actually 7 reservoirs ni siya. Uh-huh. Ang nahuman na po nato, no, kagahapon ganin na ginagurami dito sa Tagbak sa Magpet, no, nahuman na to siya, i-operate na mo to. Then napunta sa Barangay Marbel, Sir Loy. Oo. Uh-huh. Sa diri sa Kidapawan City, and ang isa is sa Kalaisan, no. Ang Marbel and Kalaisan actually partially operational lang sa among gi-declare kay part ni are the booster pumps, no. Mm-hmm. Nga wala pa na install, so ang amo ang timeline for dani is by before October. So hopefully pag ma-operational na ni, dako mo kay impacting ang mga projects, Sir Loy. Like for example, ang Magpet sa karon is naana sila ay at least maka-augment na siya. It can provide additional 200 beneficiaries because of the reservoir, no. Mm. Ang diripod sa Marbel, ang nakanindot aning Marbel kay lima gyud ka barangay, the same with Kalaisan, no. Kung full operational na siya, taglima ka barangay ang ginaangkon ana nga mag augment, no, sa demand sa water supply. So definitely inahinay po maka-recover na ta sa to ang supply sa tubig, Sir Loy. Sir, ang tubig dihagi ka sa Tagbak Magpet o kining diri sa may parte sa Kalaisan o ingon man sa may barangay Marbel, unsa ni siya, magkapareho lang ba ang iyang lasa kay depende ko na sa sources, di ba? Oo, lahi-lahi na siya. Like for example, ang kaning sa Magpet na reservoir na to gikan siya sa Bungulanon, no? Uh-huh. And moingon po ta diri sa Marbel, it's a mixture between Bungulanon, no, and nine parts po danang sa Perez, and diri sa Kalaisan is purely sa Barangay Perez. So in terms of water quality, ang nakanindot lang sa to other Sir Loy is, uh-huh, that ang ato ang mga spring sources at the same time ang surface water dato sa Saging is almost the same ang mga parameters in terms of water quality. Mo lang matutaglain lugar, mm-hmm, mabaguhan yuta kay lahi yud ang lasa diri sa to ang
tubig, Sir Loy. Tamis-tamis? Oo. ang nakatindot is na nga to ang treatment process. Diligid, parehas o bang intensive kayo ang approach, no? So, mere chlorination and filtration, matreat na ito ang tubig dari sa tuwa. So, kung imong tanawon, ang supply sa tubig before sa Tayog o karon nga, doon na yung mga nadugang ng mga water impounding structures, kumusta na, sir? Matawag ba nato o sobra-sobra na? O nakabuot na itong atong target? Oo, ang atong Luwa ADB, Sir Loy, actually is 2 years, no? So, ang kamuha lang is nalipay kami kay medyo na-compress mga timelines. Sa karon, Sir Loy, we around 87%, no? Ang atong recovery. Ang in terms of the figures, ang in terms sa kaning 24/7 put karon is nanami sa 65%. So gamay-gamay pa yung mga proyekto ongoing naman tanan, Sir Loy, no? Actually nag-take off na po ang atuang natungon sa Makilala, no? Ang medyo dako-dako magud na figures is Makilala, no? Kay mao ba gyud apektado kay sa linog, no? So at the same time, ang atong mga production wells, Sir Loy, no, amo apong gina pressure ang mga contractors ani nga sundon nila tong atong design na schedule. So mantubuan matalam, no, makakabago na sa matalam na to nga demand kanang diha nga production wells sa mantubuan. Magkaisay kagahapon nag-agi dito, and so far on time man sila, and as well as Bulacanon. So before the siguro mga end of the year, at least we can see nga operational na intulo, and dako-dako gyud ang malit in terms of figures sa katong 24 hours na to, Sir Loy. Katong mga na pending mga applications sa tungod sa problema sa supply sa tubig kaniadto, unsa na process na sila karon? Naghinahinay, Mr. Loy, no? Actually, since ang atong projects is located on various areas, lahi-lahi ng mga areas, so every area nga na mga petitions, na mga requests, gina-assess na mo. Na last week na may duha ka area ata na i-entertain na, no? Ang other areas is subject for evaluation sa kalisod kay Sir Loy mag-activate ta og usa ka linya unya wa tay matag nga tubig. Correct po. Okay. Sir, salamat jud kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa. Yes, congratulations, salamat po kayo, no? Sir Loy. Opo, thank you po kayo sa inyong suporta. Ay isa ka butang na lang, sir, no? Yes, Sir Loy. Sa inyohang gilon sa LOA, mga pila ka porsyento na lang karon ang gina-target ninyo nga ma-implement within sa time frame? Ang overall na to, Sir Loy, actually, sa dako pa, no? It's around 50% pa lang in terms of the physical accomplishment. Okay? Dako-dako mong yun yung uban. No? Ang major projects na to, it would run around 10 to 12 months. So, muna nga, in terms of physical accomplishment, napatadya sa 40%. So, the best is yet to come, hopefully, Sir Loy. Sir, salamat yun sa higayon ng maayong buntag. Dagan salamat po, Sir Loy. Thank you so much. So, mga katinig ninyo nga, nabati si Metro Quilapayun Water District Assistant General Manager Engineer Sandy Alquesa. So, at least, no, dako kayo gatabang kining inagurahan gahapon nga tulog ka mga impounding water impounding structures, no, sa Barangay Kalaisan, Marbel, o diya sa may tagbak sa Magpetco, Tabato. Alas 6:17 na, mga katinig, ang atong oras. Importante gyud ang tubig, no? Sa ato ang pang-adlaw-dlo na panginabuhi. Ingon nila, tubig is life gyud. Samtang sa pikas bahin, importante po nga atong pakusgon ang ato ang pang-depensa, kay labi na dunay dagang kayong mga bahad karon nga mga balatian dala sa dili maayong panahon. Huwag na diya ka ng COVID, no? Update sa COVID, mga katinig, at least natala sa DOH, mas daghan ang mga naayo kumpara sa bagong kaso. Ingon man diri sa Cotabato Province. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. So, nako sulit ba? So, nun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung di-try ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag stag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:20 na mga katinig ang atong oras. Patayin kita na itong programang Tinig ng Bayan. Itong na-mention kaganiha, doon ay naitabong aksidente kagahapon sa may barangay Sabang sa Arakan, Cotabato, no? Nitabok ka itong magdiayon ba ni? Sakay sa motorsiklo sa Hanging Bridge. Unya, bulok naman di ay ang mga kahoy sa naasoy nga Hanging Bridge ni Hagbong gyud sa Ilawom, no? Uban ang ilahang gisakyang motorsiklo. Atong makahilabi karong butaga ang Deputy Chief of Police sa Arakan, Cotabato, si Police Lieutenant Jamir Nawa. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, good morning, Sir Loy. Maayong buntag diya, Sir. Kining, unsa ang update, Sir, sa inyong gipahigayong investigasyon sa naitabong incidente kagahapon dito sa may Hanging Bridge sa may Sabang? Right, yes, Sir. Kahapon ko naitabo, bandang alas 5:30, August 23. Sa hapon, Sir? Sa sitio Sabang, Barangay Poblasyon. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, patawid na sana ng Hanging Bridge yung nakamotorsiklo na kilala na si Ronel Villa Baranda, 31 years old, partner, at ang iyang backrider na si Christine Kabuntin, na iyang pagumangkol na estudyante. So, halin sila sa ilang uma, papuli na sa may barangay Badyangon. Upon the pag-approach sa area of incident sa may Hanging Bridge, bigla na lang pong bumigay yung mismong kahoy ng Hanging Bridge po. Dahil lang nahulog sila pareho. Nako. Mga sir, sa estimate ninyo gaano kataas yung kinabagsakan ng mga biktima? More or less, mga 20 feet high po. Naku, taas na, no? Pero luckily po, luckily yung dalawang biktima po, kahapon, pinalabas din po nung health center natin. Uh-huh. Kasi minor injuries po yung driver. At uh-huh, yung back rider naman po is ginamonitor pa po kung may symptoms ng mga pagsusuka. Mm-hmm. Pero so, yun din po, sabi nung kuan, yun din po ipalabas si Pakrider. At least mabuti naman na minor lamang yung kinamon nilang injuries. Pero ini-imagine ko yung 20 feet, no? More or less 20 feet na taas. Oo, tapos nakasakay ka sa motor, ibig sabihin kasama silang nahulog, magkaangkas sa motor. Opo, talagang may himala po. Sure. Oo. Yung bang kinabagsak kanila, sir, ano to? Sapa? Mabato ba ito? Bali, hindi pa sila nung sapa. Bali sa mga ilang, mga 5 meters pa lang po. So, andun pa lang po sila sa may mga yung mga buhangin po na banda. Uh-huh. Medyo malambot po yung nabagsak kanila. Oo. Hindi pa ho doon sa may batuhan mismo. Para bang nanonood ka ng pelikula? Tapos magkasabay na nahulog. Oo, yun yung ini-imagine ko eh. Ganun ang nangyari sa kanila.
Opo. Ang report na nakarating sa amin, yun daw pong kanilang hanging bridge, matagal na palang inireklamo ito dahil nga nakita na na bulok na yung ilang mga tapakan o yung kahoy, no, na dinadaanan. Ano ho yung nakita yung situation nyo doon? Talagang bulok na nga po talaga yung mga kahoy? Actually, medyo bulok na po. Medyo na naman po. Pero kumbaga, para pang ano na lang po talaga yun siya, para sa tao na lang po. Ah, pero okay. Kasi dinaanan ng motor, kasi may daanan po sa ibaba. Kaya lang, ang reklamo po ng mga driver, pagka doon sa baba po, medyo malalim yung tubig, lalo na pag madalas ang ulan, then nababasa yung paa nila. Sabi nga nila is mapapas mo daw sa nila. Yun yung reklamo nila. Kaya nakasanayan na nila doon sa itas, tumadaan. Hindi po ito first time na dumaan yung ano, yung motorsiklo sa taas. Nasanayan na po ng mga kondon po, yung mga habal-habal. Oo. Na doon magdaan. So nagkataon, okay. Nagkataon lang na sila yung na-disgrasya. Siya po yung sambahan po. Sila yung na-timingan sa pangyayari, ano? Matindi, matindi yung ano po, yung kung titingnan mo yung sitwasyon ng kanilang kinabagsakan. Pero yung motorsiklo po nila, kumusta naman? Nagkaroon din ba ng malaking damage? Damage po talaga yung motor po. Oo. Damage po. Opo. Ano po ang plano na ngayon ng LGU o ng barangay para hindi naman pahirapan sa mga residente ang tumawid po sa ilog? Yun po ang dipa na ano namin sa barangay at saka sa government po. Pero sa ngayon po, pinasara po muna yun kasi talagang totally na hindi na kumadaanan. Kasi bumagsak po talaga yung part ng ano niya talaga. Opo. Ang kahoy niya po. Saan particular ng ano po, ng bridge o hanging bridge yung bumigay? Sa gitna o nasa ano po, nasa bandang tabi pa? Nasa bandang umpisa pa lang po, mga 3 meters pa lang po, galing din po sa pag sa may lupa po papunta na po sa bridge, mga 3 meters lang po yung kanya. Medyo wala pa sa gitna po. Mga gaano kahaba yung ano sir, yung hanging bridge na yan? Estimated siguro mga 20 meters siguro sir. 20 meters? Magandang din po. Magandang din. Sus, mabuti na lang dahil ano pa lang, entrada pa lang ng hanging bridge doon na bumigay. Kasi kung sa kalagitnaan, Yun sa may batuhan na po. Delikado na po doon kasi may mga malalaking bato po. Pero yung bang sitwasyon po ng ano, ng kahoy, halos pare-pareho ba lahat ito? Ang kanyang hitsura, bulok na rin talaga na dapat ng palitan ng mga ng bagong ano, materyales? Pares-parehas na lang po kasi sabay-sabay lang po yung mga kahoy niya po. Then, kung sa tao lang po, pwede pa po pag sa mga tao lang po. Pero yung kasi motor tapos may angkas pa, so medyo mabigat. Doble then, bigat. Talagang babagsak po. Opo. Opo. Yung, siyempre, pag sinabi mong kahoy, matagal na siguro yung 6 na buwan, isang taon, no? Kasi, opo, lalo na kung madalas ang pag-ulan, di po ba? Opo. Ang katas maaraw. Okay lang siguro kung mga kahoy na kagaya nung dating panahon ang ginagamit na mga materyales, yung hardwood. yung mga magkugo po, yung mga ironwood po. Ngayon, ang mga kahoy ngayon, wala, madali mabulok eh. Dahil, ano, mga bata pa yung mga kahoy na ginagamit, kaya ginagawang tabla. Opo. Pero yung kahoy po, hindi po tabla yung ginamit, ano? Hindi naman po. Good lumber naman po. Anyway, okay. Sir, by the way, isang bagay na lang kasi pagkakaintindi ko, kaunti lamang kayo ngayon, ano? Dahil may mga kasamahan kayong naka-quarantine dala ng may nagpositive daw sa mga tauhan o kasamahan po ninyo? Opo. Yes, sir. Pero kumusta? May mga kasama kami na quarantine po. Pero patapos na rin po yung quarantine nila po. Okay. Kasi sila eh. Kumusta naman po yung paglilingkod ninyo sa inyong mga constituents? Apektado ba dahil bawas kayo ng tao ngayon o hindi naman? Hindi apektado naman po, pero kontrolado naman po. Kayang-kaya naman po ng natitirang tropa po. Okay. Sir, maraming salamat po ano sa panahon na ibinigay ho ninyo sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Magandang umaga po. Salamat sir Louis. Maraming salamat po. Mga katinig, inyong nabati ang atuang Deputy Chief of Police no sa Arakan PNP, si Police Lieutenant Jamir Nawa. Kalabot na itong nahitabo ng insidente kagahapon sa hapon kung diin at least no swerte kaayo
nga dili grabe katong nahayaguman na sa mga biktima nga sakay sa usa ka motorsiklo unya ni tabok. Pagkahuman ang katong unsa bitawag ni ana kanang gi ilang dalan kalit ka ni hagma hinungdan nahulog sila sa mga more or less 20 feet ang kahabugon. So swerte pag gihapon kay wala sila mahulog dito sa kabatuan sa may sapa dapita kay kining kahoy manggod dili gyud na nagadugay no. Labi na nining panahon na ulan init dali gyud na siya mabulok. So tungod ni ini sirado usa karon. But anyway, dapat ang barangay ani o ang kung dili ni kaya sa barangay no, ang munisipyo baka pwedeng muhimo og laing solusyon sa mga sa nasoy nga problema kay tungod ni ini maglisod yun og tabok ang mga residente labi na sa panahon na sa ting-ulan. Alas 6:29 na mga katinig ang atong oras. Mubalik atong programa mula ba ang pipila ka mga pahinumdom. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana iya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taw sa buskos na entawon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel, your home away from home. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center Kidapawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kidapawan na makitaan sa Jover Lings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kidapawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Keys, Vita Plus, Animal Feed Supplement.
Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega 3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus, mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisa tiguwang na, kasi lang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:35 na mga katinig ang atong oras. Patayin kita ni programang Tinig ng Bayan. Samtang sa Pikas Bayan daw ito sa Kataga Report sa toang mga kaubanan. Plano karon ng mag-create o usa ka task force ang PNP Militar o local government ingon man ang MILF sa Pikit Cotabato upang aron resolbahon ang mga panghitabong pagpatay sa naasoy nga lungsod. Atong siron ang dugang detalye ihatod ni Tinig Treze Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mas gipahugtan pa karon sa mga pulis og sundalo ang pagpahigayon og checkpoint sa tanang entry og exit point sa lungsod sa Pikit North Cotabato. Gani giplano na sab karon sa liderato sa Provincial Police Office ang pagtukod og Task Force Pikit nga mututok sa imbestigasyon sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil. Pinakaulahing insidente ang nahitabong pagpamusil sa mga armado sa usa ka pamilya sulod mismo sa Panimalay sa usa ka Margarita Gyamalon, Biyernes sa gabi, August 20 sa Barangay Inugog. Kung asa, duha ang namatay, laki pang usa ka 14 anyos nga estudyante. Giila ang mga namatay nga sila Jamil Gyamalon, 23 anyos og Norris Key Gyamalon, 14 anyos. Og laing lima pa ang samaron. Lakip ni ini ang duha kalain pang estudyante og usa ka minor de edad nga sila Raul Puyong Jr., 20 anyos, Faisal Gyamalon, 10 anyos, Jake Gyamalon, 7 anyos, Yusef Gyamalon, 3 anyos, og Fetria Gyamalon, 38 anyos. Mao kini ang gibutyag ni PNP North Cotabato Provincial Director, Police Colonel Henry Villar sa pagkighinabi. Ang task force langkuban sa 90 Infantry Battalion sa kasundaluhan, local PNP, Regional Mobile Force Battalion o 2nd Mobile Force Company sa Cotabato Provincial Police Office. As of now, meron tayong mga persons of interest regarding doon sa incident last Friday. No? Actually, yung ginagawa nating follow-up investigation ngayon is to determine kung sino to yung mga persons of interest na to at yung mga possible witness. Actually, nakilala ng isa sa mga survivors yung mga perpetrators. So, inaayos lang namin yung aming case build-up para sa formal filing of charges. And then, isa din sa mga action taking namin no, sa PNP at sa ating mga AP counterparts, of course, with the assistance ng ating local government unit na masitil itong
conflict itong both parties kasi nahulog ito siya sa parang family feud, no? Because of the issue sa salon conflict. And nakikiusap din kami at humingi din kami ng assistance, no, sa ating IMAILEP, which is adjacent lang din sa area nila, para matulungan din nila, no, yung mga kababayan natin na nandyan sa area para hindi matakot, kasi it will create terror doon sa nangyaring insidente. Alam naman natin ang ating mga kasamahan sa IMAILEP ay may ongoing peace talk ngayon at handa rin silang tumulong para matigil din yan yung mga violente dyan sa area ng Barangay Inokong, particularly na sa buong bayan ng Pikit Rosan. Halos may nangyayari dyan na gantihan, no? Doon na na'y tulo katawo nga gitudlong sospek sa pagpamusil. Apan, midumili pa pagbutsyag sa karon ang kapulisan. Rido, kun away pamilya tungod sa yuta ang usa sa ginatutukang motibo sa kapulisan sa pagpamusil. Tukod mi og task force pikit. It's so happy na medyo super busy kay tadari. Pero increase na ang personnel nato. Ya, wala lang siya na dugangan sa atong uban ng mga force multiplier, uban po natong kasandaluhan para mabuogin ang task force pikit, no? Kaya para mas seal out na to ang tibuok poblasyon, which is diya manggod kadaghanan, no, ang katuan sa mga tao niya ang pikit manggod medyo open siya sa other areas. So from there is a area sa Maguindanao, unya there is area sa adjacent, no, there is a may marshland area na boundary sa atong North Cotabato, diri sa Maguindanao area. So isa sa naamong gitutukan para masiguro na to nga dili makaabot diri sa poblasyon ang mga violent nga awayan sa mga naay mga bikil na to nga mga friends, labi na sa atong ano, sa atong mga Muslim brothers diya na naay mga bikil na mauliay sa shooting incident. So muna mong ginatanaw na with the activation sa atong task force pikit, masiguro po na to nga ang poblasyon na safe siya sa mga inani nga incident. Kauba na to diya ang 90 Infantry Battalion, atong local PMP, atong Regional Mobile Force Battalion, especially sa 3rd Company nga nakabase diya sa Fort Pikit. Unya natay mga personnel diya na additional sa 2nd Mobile Force Company sa atong Cotabato Provincial Police Office. Matud ni Villar, ang lungsod sa Pikit, doon ay pinakataas nga kaso sa pagpamusil sa tibuok probinsya sukad sa bulan sa Enero hangtod sa kasamtangan. Nakatakdang sabutan sa kapulisan, kasundaluhan o lokal nga kagamhanan sa musunod nga mga adlaw ang Tukorong Task Force. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Maraming salamat ka, Lizel, samtang sa pikas bahay mga katinig diri sa Dakbayan sa Kinapawan tungod sa gustong maprotektahan sa usa ka masad sa parlor ang iyang mga empleyado. Oy, namike kini og mga dokumento, labi na ang katong ginapangangita ng mga medical clearances, no? Apan tungod kay dili mayong iyang gibuhat, karon ang city government nagpasaka og 12 counts of falsification of public documents. Mas mayo tong siren kini mga katinig, no? Naasa linya sa tong komunikasyon atong makahinabo, makahinabi ang atong city legal counsel og head usab sa city information officer si Attorney Paolo Evangelista. Maing buntag sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maing buntag sir Loy, maing buntag sa mga naminaw sa imong programa. Maing adlaw ka na tong tanan. Maing adlaw sir. Paunsa nag-ugat ning pag-file o falsification of public documents sir, batok nga to sa tag-iya sa usa ka massage parlor. Wala man mention tong pangalan sa massage parlor sa report, pero kini usa ka leksyon pud, no? Sa tumang kaigsuunan nga gustong mag-una o dili mo sunod dito sa priority list sa atong vaccination program. Yes sir, no? Sorry, ang basihan na to ani, mao nang video nagukay po dog file, no, last July 31 actually mahitabo.
Kagahapon lang to na file no, almost 3 weeks no. Ang kipaabot kay nagkantapid ni og lalong nga investigation. Og among nakita dito ang medical certificate tanawa na to, pare-pareha ang pirma sa doktor. Pare-pareha ang pirma ni Dr. Joy Incenso sa to City Health Officer. Og dili niya sulat kamay no ang nakasulat dito sa diagnosis og sa pangalan sa pasyente no. So amo ang nakita no, dili pud pwede pasagtan, dili pud pwede itolerate. Tungod kay dili lang man ang city government ang madamay ini. Og ato ang pasagtan, madamay pud ang ubang doktor no, kay pasig magamit pud ilang pangalan ang ilang pirma sa mga posible na pamikit pagit mga sa medical certificates. So we had to do something no, and the best way no para matagaan na itong mensahe ang general public na dili ka ni pamarisan is to file a case. Now, actually, ang pag-file na mo o kaso, hindi din na mo gusto nga na ay ma-preso ni Inay, hindi din na mo gusto nga na ay ma-multahan. Actually, wala na mo i-appeal itong mga empleyado no, na nigamit sa medical certificate. No. Wala na mo sila i-appeal sa kaso because hindi na mo gusto sila mapalistan. No. Masamot ka kaluoy. At the point, yes, no, lawyer mo kit sila. And for investigation, benefit of the doubt, simple, wala po sila kabalo sa ilang ginabuhat. No? Instructional lang sila mo ato dito, dalaw ng papel, o niya, saaran sila sa ilahang amo nga, mabakunahan sila. No? So, mo ito nga kinahanglan, we have to make a point no, sa general public. And mo ni the best na pamaagi no, para maingan na itong general public na unta, dili na nila pamarisan. No? Kung mausap pa ni, no, the city government will really act on this. No? So, mao ka na no na file na to ang kaso no based sa pagkolekta sa ebidensya. So ang tag-iya sa mao nga massage parlor lang ang ato ang giapil sa kaso. So tungod ni ini unsa sirado ba atong ilahang kwan ang ilahang massage parlor o abri pa hangtod karon? Dili po apektado ang negosyo no, okay. Kini criminal case man gud eh, personal ni sa iya no. Dili ko na mo gusto nga na mas mapasira ang iyang massage parlor because in kining kaso pang good kinahanglan niya kining paggasto no, kinahanglan niya magkuha ka abogado, kinahanglan niya magasto para sa ebidensya. So we want na matagaan siya full opportunity to defend no, ang iyang kaugalingon no. So padayon lang niya kung sa negosyo walay problema no, compliance sa mga minimum health protocol, then walay reason nga no isirado niya ang iyong negosyo. So, while nag-negosyo siya, padayon po ng pagdungog sa kaso. Unsa din tabo, sir? Katong si City Health Officer Joy, Dr. Joy Incenso, nagpagawas, nag-issue medical clearance. Kay kinsa ba naka-address tong kwan? Ang kinsa ba gitagaan ng medical clearance katong tag-iya lang o empleyado yun niya? Dili na mo matrace kung asa niya nakuha no ang form. Actually public form man na mo ang gitawag mo public document no, kay publicly available man ang form sa medical clearance no, basi nakakuha ba siya kopya or basi iya hangit gamit tong form na gi-issue ni Dr. Joy. That is something na siya rin makatubag no, but as per kining ato ang investigation no, i-photocopy gitong pirma no, at least ang pirma gi-photocopy niya, blanco ang babaw no, mao ta tong gi-fill upan niya no. So lisod pang pot kung previously na issue na medical certificate yung saan mo pag-erase na sa mga sulat dito sa babaw. Na, pero kato, blanco man ang babaw. So, photocopy niya ang pirma, niya, blanco ang babaw. So, that's something na siya na yung makapatinaw. No? But, possible po no, nga previously issued. No? Doon na siya yung mga higala nga nakadawat yung medical certificate o binatong gigamit. But, that's something na iyahalang kita mukikan. Kung unang makita nimo tong dokumento, makita ba dai nimo nga kini peke gud ni o original ana? Maklaro sir because ang ballpen supposedly is ang abi sa ballpen is kanang street clear. Ato kay blurred na ang unsay, blurred na ang pirma ni Dr. Joy no. So buot pa sa buot, kapila na to siya Xerox, kapila na to siya gibalik-balik og Xerox. Kasi kadaghan na to niya gisulatan niya sa babaw no, sutraktisan pa niya. Pag tanaw man gud sa atong mga screeners nakita gid nila nga dili gid mao ang pirma. So pare-pareho 12 kabuo ka mga photocopy tong gisubmit nila. Yes sir, no, 12 ka photocopy and more importantly katong mga nakasulat pa sa mga detalye is dili pud sulat kamay ni sa Dr. Joe Incenso no. So moto ang rason nga nung 12 both counts of falsification of public documents ang pasaka sa city government. Ang nahitabo daw sir, tong while na sila sa vaccination hub,
murag na suko patong tag-iya kay wala gi-accommodate ang iyang mga empleyado? Kana nga butang sir, amuan na lang i-set aside, no? Kanang iyang behavior dito, iyang pag-while dito, pag-haras sa mga staff, personnel. Wala na naman nag-appeal sa complaint, no? Kay kitagana mo sa benefit of the doubt, no? Dili mayo yung adlaw atong panahuna, no? Kasi gusto din yung pakunahan niya mga empleyado, apan na wala siya gitugutan, no? So, that's something na sige, among ihatag sa iya, no? Na iyang katungod. So, nag-focus ng dignitary sa falsification na iyang gibuhat. So, no, napot sa Luxes, no? Nagtubagana sila dito, no? Sa area. But we understand, we try to understand because tinsunado ni karon ang sitwasyon na to data sa pandemya. And kato lang, no, ang pag-falsify, kato lang kita mong gusto nga i-address, no, nga hindi na punta usabon or sundon sa uban. Hinoon, kung imong tanawon na ang iyahang gusto, murag response sa atong panawagan ng mga magpabakuna na lang. Pero dili lang siya kahulat kay naman tayo priority list nga ginasunod. Kinipod dilipod maayo kay nameke og mga dokumento maulay ina nakaapan dre sayang gibuhat. Yes sir, actually dili lang ang pagpameke, no, kay kung makasingit pud siya unfair pud sa mga nagpaabot ng no, mga E4 category no, nga wala na tingtal na mameke no og medical certificate, no? So again, kung siguro kung namog edukasyon no, na i-lapse sa national government to supply the vaccine, no, kulang daw supply, but dili mo guna ang rason, no, para magbuhat po tao sa pakabalik. So, kung na may pagkukulang, we cannot correct it by committing another wrong. Correct. So, dili na maayo ang ato ang pagpadaga na kung ato anong tubutan. So, although siguro ay ang mga rason, no, desperado man siya, or gusto mo gud niya nga matagaan o maayong panglawas ang mga empleyado, maprotektahan pa ito COVID-19, but that is not reason to commit another wrong. No, so, mawala itong mensahe sa general public. Kung wala pa bukas ng judge, no, we really have to act on it, no, para hindi na mausap. By the way, unsay update, sir, sa itong gipalit nga bakuna? Kasi hapit na September gina-expect na ito muabot. Unsay mga latest update karon? Yes, sir. Gina-finalize na lang na ito ang delivery. Gina-paabot na ito ang EUA, no, gitawag na Emergency Use Authorization, gitan sa ito ang FDA. No? Mauna lang to ang kulang, no? Kaya hindi man napitin mo sulod rin sa ato ang nasod kung walang EUA, no? Although ready na ang supplier, no, ready na ang kwarta, nag-aagad kita sa Food and Drug Administration na to na magpapagawas na po itong EUA, naana po ang ubang nasod ani, no? Ginagamit na nina bakuna sa ubang nasod, 93% effective din, no, against COVID-19 and the variant. So, we are expecting na magawas ang EUA in the coming days, in the coming weeks, na para masunod to ato ang timeline ng December. Makasugod na kita o roll out sa ato ang procedure ng mga bakuna. Unsang bakuna ni sir? Unsang klaseng bakuna? Covovax po sir, Covovax. Covovax. Yes po. Katuning gikan sa kuano? Sa gikan sa India po. India. Oo, yes, gikan sa India. Sa bagay, nakita naman natin sinetabo dito sa India, huwag mga po din lang gigamit dito, di ba? Yes, actually, dili na, untang na po ang ilang search dito. No? Recently, maayo naman po ang ilang response. So, based on the real-time studies, no, during our meeting, 93% effective ban siya. So, maayo po siya nga vaccine na para sa ato ang mga katawan. Sa kasamtangan, unsang status sa ato ang kaso sa COVID, sir? Kay sigon sa mga nakaabot sa mga impormasyon, grabe na kalala o puno na nga itong mga hospital diri sa Dakbayan. Yes, sir. Prosper ato ang mga isolation facilities. No? Almost 100% ng occupancy rate. No? Actually, i-open na nato ang city gym para lang ma-accommodate ang upang cases o uban nga asymptomatic cases nga ato ang GRG o home quarantine, no? But as per estimate na ito karon, no? We are preparing for additional beds, no? Actually, na ay directive atong mayor nga magkuha po additional beds sa mga hospitals, no? I-increase ang ato ang gina avail, no, ng mga beds dito para sa ato ang mga moderate cases. No? At itong paningkamot karon, ang mga mild cases, pili dapat mo progress into moderate cases. No? Kaya hindi na usually ang mga fatalities na ito mahitabo na sa mga moderate cases. No? So, habang randa mo sila recover,
no? Tabangan ng whether sa balay or sa isolation facility, we will ensure na makarecover sila, no? O kung sila may progress into moderate cases. So, mo na isa sa mga priorities na ito karon. And the rest, no? Na nakakamot sa itong katawahan, no? Kining pagsunod sa protocol, no? Pagpanaog sa cases, we're doing everything we can, no? So, ano sa kamo sa itong katawahan kung musaka ba o mukunod ang mga kaso dito sa Brown at Bayan? Opo, tulog ka barangay, ang doon itaas nga kaso karon poblasyon, Lanao o kining Sibawan, no? Pero hapit na mahuman itong extended na focus containment sa Sibawan. Sibawan, okay. kining may mga reports, sir, nga gipagawas, especially lang ito ang sa side sa ito ang medical sector, nga posibleng baguhon daw ang ginapatuman karon nga 14 days quarantine sa pag-quarantine sa ito ang mga nagpositibo? Kanang nga na, sir, we leave that to the DOH. Sila ang muhatag o recommendation. But as first study sa gawas ang Delta variant ng good, murag 118 days ang unsa ang viral shedding na ginatawag, no? About pasabot up to 18 days ang pinong pagka-contagious o sa katao, no? So, mo na mga preliminary studies, no? But ang DOH na ang mag-verify na, no? Kung saan nakatituod. That is why siguro na ay unsa na ay mga gagawas ng information na possibly extend to 21 days ang quarantine hanggang original 14 days. But subject to verification pa na, kung isa may ginapagawa sa DOH, then we will follow, no? So, hopefully, ang decision sa DOH will be based on science, based on data, para magiyahan po tagsakto na dito sa ubos. And responsive po kita na sa mga variant ang kasulod dito sa tuwa. Opo. Sir, usa kabutang na lang kay dunay pangunta na dito sa tuwa. Nagtuo daw sila nga libre ang pag-accommodate sa ilaha sa isolation facility, pero natingala nga doon naman tayo gibayaran. Susama sa na-hospital ka. I will have to verify that, sir, no? Pero sa city government na isolation facility, libre ko na siya, tambal, oxygen, tanan, no? Wala git na yung kinahanglan bayran, no? So, mas maayos siguro kung ma-channel ng information directly sa kuha, no? Ma-forward yung ako number, para ako ang makuha ang detalye, no? Kung diin na isolation facility o kung pila ang na-charge sa iya. Okay, we will verify that with the health cluster na to sa ATF. Sige, sir. Opo, para at least ma-resolve din nga na aso yung problema kay nagatuo mang gunta. Oo nga, libre yun, no? Pero katulad yung natingala sila nga nung doon nagibayaran. Sir, salamat din kayo. We will also verify kung unsa itong rason, no? Kung sa nga ayos yung bayaran. We will look into that. So, kinanglan maka-contact sa MUA o anybody sa MUA, hindi man isa rin sa kuha, no? Para ato ang ma-verify o ma-action ng okay. Sir, doon na pa kayo dugang mensahe sa mga katawahan, especially nining atong problema karon sa COVID? Yes po. Padayon sila po na itong kampanya sa kanang pagsutok face mask, no? Paglikay sa tapok-tapok. Dagang reports karon, no? Dagang nagtapok-tapok, dagang nagasupak sa mga minimum health protocol, no? At yun, hindi na mo dahil na pagkabas for our own sake, no? Para na sa inyong tanan, no? So, hindi po naman gusto madama inyong pamilya, no? Magtapok-tapok mo sa gawas, pagulit mo sa balay, namin nalang virus, madama inyong minasinabuhi na sinyo-sipilan o mga minor de edad. Especially karon, no? Na ang Delta variant na dito sa itong nasod, pinaka number one na ginaiguan niya ang mga bata, no? Mga minor. So, hopefully sundo na to, no? Patili lang para sa itong kaugulingon, but for our loved ones. No? And padayon kita sa pagpatingkamot ang batukan din COVID-19. Let us work together, let us heal together as one. Salamat sa inyo, mayong buntag ka natong. Daghang salamat po sa roga, mayong buntag. Mga katinig inyong nabati, si City Information Officer o City Legal Counsel Attorney Paolo Evangelista, kalabot sa duha kabutang, no? Katong falsification of public document gaghimo sa usa ka negosyante diri sa Dakbayan. Kung nga diin usa ka disciplinary action ang gihimo sa city government, gikasuhan kini og 12 counts of falsification of public documents kay gipeke ang katong medical clearance para lang mabakunahan ang iyang mga empleyado. Maayo ang iyang tumong para maprotektahan ang iyang mga empleyado, pero dili maayo ang pamaagi. Kailangan tayo ginasunod nga mga priority list, no? Kini pagpanunto ang pudni nga mamutbut ka. mamutang ka, himo-himo kag sakit sa imong empleyado para mabakunahan lang, para mabilong dito sa A3, no?
Pero dili maayo. Mo nang gikasuhan siya sa atong city government para madisiplina. Huwag dili pamarisan, dili sundon sa uban. Alas 6:58 na ang atong oras, mga katinig. Kung taas ang imuhang blood sugar o diabetika, makatabang kanimo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posibleng nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga botika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipon o bubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalimpura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2-5 gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, wala kita igong oras na itong programang Tinig ng Bayan. Uy, naka-standby po ang tanong ato ang kaubang si Roan Abasolo sa Davao City. But wala kita igong oras. Musunod na itong alas 7 balita. Dagang kay salamat sa iyong kanunay ng pagpaminaw. Ingon man, salamat usab sa mga nakatutok sa tuwa sa Facebook Live. Boy-boy po ng mga naka-monitor sa tuwa. No? Thank you so much, mga katinig. Musunod na itong alas 7 balita. May buntag kaninyong tanan. Tinig ng